So kung i-convert nga po natin ito into Philippine Peso, is nagkakahalaga nga po ito ng 1,517 pesos and 22 cents. Guys, welcome back again sa ating munting channel, JNPH. So bago nga po pala tayo mag-proceed sa ating main topic, is meron nga po tayong 40 pesos giveaway nga po yan every video. So one winner nga po pala sa mapipili na itong comment picker at one winner din nga po sa ating first comment. So 20 pesos each nga po yan. So yun nga guys, no, pitagun nga muna po tayo at baka sakaling pala rin kayo. So congrats nga po sa iyo, Ruby Rose. Ikaw po nanalo ngayon sa video na ito. Then kasi na nga po tayo sa ating main topic. So ito nga po pala yung website na i-share ko nga po sa inyo kung saan ay pwede nga po tayo makakuha dito ng living 0.05 pagkasay na pangalan po. So yan nga guys, no, nasa mga 2 pesos plus nga lang po yan at pwede nyo na nga po yung i-withdraw kahit hindi nga po kayo mag-invest sa website nga po na ito. So ito nga po kasi ay isang investment website. So pwede nyo nga po yung i-withdraw. Then nilalagay ko na nga lang po pala yung link dyan nga po sa ating description box or di kaya i-search nyo na nga lang po ito. Pasar Crypto nga po, then, no? Then dito nga guys, i-click nyo nga lang po itong register now para nga po makapag-register na kayo dito gamit ang yung full name, username, password, retype password, email address, retype email address, secret question. So for example, what is your favorite color? Then nilalagay nyo nga lang po dito yung answer. So dito nga guys, is kailangan nyo nga lang po i-set up yung payment method niyo. So pwede rin naman pong mamaya na nga lang kapag nag-withdraw na nga po kayo. So pagkatapos is kailangan nyo nga lang po mag-captcha dito. So kung ano nga po nakasulat sa picture na ito, is itatype nyo nga lang po yan dito. Then i-click nyo na nga po itong I agree to the terms and conditions. Pagkatapos, i-click nyo na nga po itong register. So once nakapag-register na nga kayo guys, is pwede na nga po kayo mag-login nga po dito gamit ang yung username, password, then mag-captcha nga lang po kayo ulit. Then pagkatapos, click nyo na nga po itong login. So nandito na nga po tayo sa ating main dashboard. So kung naka-free ka nga lang po dito, pagka-sign up nyo pa nga lang, is meron nga po yung makukuha na 0.05 USD nga po yan. So ito nga pong $30 ko is nag-invest nga po ako dito, pero kung hindi nga po kayo mag-invest, is meron nga po kayo makukuha na 0.05 nga po, no? At pwede nyo nga po yung i-withdraw. So $5 naman po yung kanilang minimum investment dito, pero kahit hindi nga po kayo mag-invest, is pwede nyo nga po yung i-withdraw. So click nyo nga lang po itong edit account. So kailangan nyo nga po dito ng mga wallet na pwede nga po natin ipang-withdraw. So I suggest case nang gamitin nyo nga po is yung Coinbase account nga po ninyo. Bali, kailangan nga po dito ng Litecoin address, which is kung saan nga po nila ipapadala yung libreng 0.05 USD ninyo. So maliit nga lang po na amount yan, pero nasa sa inyo na nga po kung gusto ninyong subukan itong website na ito. Dahil kahit hindi nga po tayo mag-invest, is meron nga po silang pa-sign up bonus dyan. Then dito nga guys, Litecoin address. So pumunta nga po tayo sa ating Coinbase. So nandito na nga po tayo sa aking Coinbase na wallet. So pwede nga po kayong mag-download nito sa Play Store. Ilalagay ko na nga lang po yung link dyan nga po sa ating description box. Then dito nga guys, itap nyo nga lang po itong portfolio. So scroll down nga lang po tayo. As you can see, yung meron nga lang pong balance sa akin is ito nga pong Bitcoin. So hanapin nga po natin dito yung ating Litecoin. So ito nga po yan guys, which is ito nga pong gray na logo na ito. So tap nyo nga lang po yan, then dito, para nga po makapag-receive ng payment, is tap nyo nga lang po yan. Then yun nga guys, i-click nga lang po natin, ito nga pong bar icon na ito, or QR code nga po, no? So tap nyo nga lang po yan. So ito na nga po yung ating wallet address. So copy naman po natin ito, then bumalik na nga po tayo sa website. So i-paste nga po dito yung Litecoin address ninyo. Then i-click nyo na nga po itong change account data. And sige, your account data has been updated successfully na nga po. Then dito i-click na nga po natin itong withdraw fund. Para nga po ma-withdraw natin ito nga pong libreng pamigay nila. So tap nyo nga lang po yan. Then dito 0.05 nga po, no. Pagkatapos nga guys, i-click nyo na nga po itong request. So meron nga po itong matatanggap na 0.001912 LTC nga po yan. Then pagkatapos ka guys, i-click na nga po natin ito nga pong confirm. As you can see guys, withdrawal request has been saved nga po. So kailangan nga lang po natin na hintayin
na ma-confirm nga po ito ng admin. So 12 to 24 hours nga po yan. A few moments later. So after 12 hours nga lang po na paghihintay, is na-receive ko na nga po yung winidraw ko na libreng 0.05 dollar nga po yan, or nas mga 2 pesos and 40 cents nga po, no? So yun nga guys, maliit nga lang po na halaga, pero ang importante is legit at pay nga po itong application na ito. So kahit hindi nga po kayo mag-invest, is makukuha nyo nga po yan. As you can see, medyo tumaas nga po yung rate ng Litecoin. Kaya nga po naging 2 pesos and 45 cents na nga po siya. So ngayon guys, ang i-withdraw ko naman po is ito nga po ng aking Dogecoin na in-invest nga po dito, no? So yun nga guys, tap ko nga lang po itong circle na ito. Then pagkatapos, kailangan ko nga lang po maglagay ng amount dito if ever na gusto nga po mag-invest, no? So kahit hindi naman po kayo mag-invest, is meron nga po kayo makukuha na libreng pamigay nga po nila na 0.05. So nasa sinyo na nga po yan kung gusto nga po mag-invest, dahil wala naman po akong pinipilit sa inyo. Then i-click ko na nga po itong request. So dito nga guys, is meron nga po akong matatanggap na 140 Dogecoin nga po yan, o. Or depende nga po, pwedeng bumaba or tumaas dahil pabago-bago nga po yung rate ng Dogecoin ngayon. Then i-click ko na nga po itong confirm. Nga guys, meron na nga po tayong batch ID dito. Ibig sabihin is napadala na nga po nila ito sa atin at hinding-hindi na nga po nila ito mababawi pa. So instant nga po yung kanilang withdrawal dito. A few minutes later. Then yun nga guys, after 2 minutes nga lang po na paghihintay, is nag-notif na nga po siya dito sa aking Clever na wallet na naka-receive nga po ako dito ng 140 and 69 Dogecoin. So any wallet nga po is pwedeng-pwede ninyo gamitin nga po dito, katulad na nga lang po ng Binance or kahit anong crypto wallet pa nga po yan na meron nga pong Dogecoin. So dito nga guys, tap nga lang po natin itong Dogecoin. So as you can see guys, nag-reflect na nga po siya dito nga po sa ating wallet. So magkano nga po ba yan kung i-convert natin into Philippine Peso? So kung i-convert nga po natin ito into Philippine Peso, is nagkakahalaga nga po ito ng 1,517 pesos and 22 cents. So kung wala nga po yung pag-invest guys, is meron naman po kayong makukuha na 2 pesos plus nga po yan, tulad na nga lang po na sinabi ko kanina. So maliit nga lang po siya, pero mahirap na nga po yung kitain sa mga earning site nga po, no? So ito nga po pala yung ating second topic, which is investment website nga po siya, kung saan ay $1 nga lang po yung kanilang minimum deposit dito, or nasa mga 48 to 50 pesos. Pero disclaimer nga lang guys, hindi ko nga po kayo pinipilit na mag-invest nga po dito. Review nga lang po ito at please do your own research. So ngayon nga guys, is magla-live withdrawal nga muna po tayo para malaman nga po natin kung nagbabayad pa ba itong website na ito. So ngayon nga guys, is magla-live withdrawal nga muna po tayo para malaman nga po natin kung legit or nagbabayad pa rin nga po ba itong website na ito. Pero disclaimer nga lang guys, hindi ko nga po kayo pinipilit na mag-invest nga po dito. Please do your own research. Only invest what you can afford to lose. So ngayon nga guys, is meron nga po akong $63 dito. So ngayon is ilalive withdrawal nga po natin yan. So tap nga lang po natin ito nga pong withdraw. So dito nga guys, ang pinili ko nga po dito is ito nga pong Bitcoin Cash, para mababa nga lang po yung transaction fee. So tap nga lang po natin ito nga pong circle na ito. Then pagkatapos, kailangan nga lang po natin maglagay ng amount na i-withdraw nga po natin, ano? So for example guys, $63. Then pagkatapos, i-click na nga po natin ito nga pong withdraw. Then ito nga po pala yung total na marireceive natin, which is 0.07988405 BCH nga po yan. Directly nga po ito sa aking coins PH. Then i-click nga po natin itong confirm. So kahit anong crypto wallet nga guys, is pwede nga po. So as you can see guys, withdrawal request has been saved na nga po, no? So maghihintay na nga lang po tayo ng 12 to 24 hours bago nga po natin ito ma-receive sa ating coins PH. A few moments later. So after 10 hours nga lang po na paghihintay, is na-receive ko na nga po yung aking winidraw galing nga po sa website na ito. So yun nga guys, no, payment received 0.07975938 BCH. At kung i-convert nga po natin yan into Philippine Peso, is nagkakahalaga nga po ito ng 3,075 pesos nga po. Then yun nga guys, pumunta nga po tayo dito sa ating history. So makikita nyo nga po dito na galing nga po ito sa external account or sa website nga po mismo. Then ngayon nga guys, tuturuan ko na nga po kayo kung paano nga ba kikita dito. So paano nga po ba kikita dito?
Dahil ito nga po ay isang investment website, is kailangan nga muna po natin mag-invest. Pero disclaimer nga guys, hindi ko nga po kayo pinipilit na mag-invest nga po dito, no? So sariling review at opinion ko nga lang po ito, wala po akong pinipilit ni isa sa inyo. Dahil dito nga guys, click ko nga lang po itong invest kung paano nga po ba mag-invest dito. So ang kanilang minimum na pwede nga pong i-invest is $1 or nas mga 48 to 50 pesos nga lang po yan. Then dito nga guys, ang piliin nga lang po natin is ito nga po. So i-click nga lang po natin ito nga pong select. Then pagkatapos nga guys, kapag naging blue na nga po yan, is kailangan nga lang po natin maglagay ng amount dito. So for example nga guys, $1. So ito nga po pala yung ating profit, hourly at return nga po, no? So nasa sa inyo na nga po yan guys, I suggest na mag-stick nga lang po kayo sa kanilang minimum deposit. Tulad nga po ng sinabi ko, kung sakaling mawala po itong website na ito, ay hindi nga po masyadong masakit sa atin. Then dito, i-click nga lang po natin ito nga pong Bitcoin Cash. Then pagkatapos, i-click ko nga lang po itong invest. So yan nga guys, kailangan nga lang po natin mag-send ng amount nga po na ito dito nga po sa kanilang Bitcoin Cash address. So para nga po makapag-send guys, isi-copy nga lang po natin yan. So copy link text. Then pumunta na nga po tayo sa ating Coins.ph or kahit anong crypto wallet pa nga po yan. Then dito nga guys, pumunta nga lang po tayo dito nga po sa BCH. Then i-click nga lang po natin itong send, enter BCH wallet address. Pagkatapos i-paste nga lang po natin dito yung kinapin natin kanina. Then i-click ko nga lang po itong send. Pagkatapos kailangan nga po natin ng amount nga po dito, no? So bumalik nga lang po tayo dun sa website. So copy nyo nga lang po itong amount na isi-send nga po natin sa kanila. Then i-paste nga lang po natin yung amount na kinapi nga po natin. Pagkatapos piliin nyo nga lang po itong low. Then kailangan nyo nga lang po i-plus ito nga pong transaction fee at ito nga pong amount. So ilalagay nyo nga lang po yan dito. Then pagkatapos nga guys, i-click na nga po natin ito nga pong I understand. Then i-click nyo nga po itong slide to send. So maghihintay na nga lang po kayo ng confirmation ng blockchain bago nga po ito mag-reflect doon nga po sa account ninyo. So nas mga minutes nga lang po yan or hours nga po, no? Then check nyo nga lang po sa inyong history sa BCH kung waiting for confirmation pa nga lang po ba or successful na nga po. Then pagkatapos nga pong isend guys, is bumalik na nga po tayo dito nga po sa inyong dashboard. So maghihintay nga lang po tayo ng ilang minuto or oras bago nga po ito mag-reflect sa ating main dashboard. So mapupunta nga po yan dito sa inyong active deposit. So pagkatapos nga po ng 1 day, is mapupunta na nga po siya dito sa inyong account balance with profit or yung kinita nyo nga po sa website nito. At pwedeng-pwede nyo na nga po yung i-withdraw. So yun nga guys, hindi po ako financial advisor. Review nga lang po ito at kung susubok man po kayo sa website nito, is please do your own research at only invest what you can afford to lose nga po, no? So mag-stick nga lang po kayo sa $1 kung gusto nga po mag-invest dito. Para kung sakaling nga po mawala itong website nito, is hindi nga po masyadong masakit sa ating mga bulsa. So yun nga guys, hanggang dito na nga lang po at maraming salamat sa panonood ninyo. Bye-bye!